Ang administration na to, malaki ang utang laloob sa mga Duterte. If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. Pero dahil si Senator Amy linigawan ng todo ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara, gumibin, tinalikuran ni Inday Sara ang kanyang ama at sinunod na mag-Vice President siya. Mr. Speaker, nakita kita ang laki ng ano mo, katawan mo, tumatayo ka, sabi mo, ako'y maninindigan para sa bayan. Putragis, paano ka nanindigan nung panahon ng ibang administrasyon na hindi inililibing ang tiyuhin mo at ama ng ating Pangulo? Nanindigan ka ba? Di ba para kang pugsip doon sa tabi na hindi kayo makapagsalita? Ngayon nagkapoder ka, ang yabang mo na maninindigan ka sa demokrasya. Anong demokrasya ang binibigay mo sa amin? Martial law itong binibigay mo sa amin. Kaya Mr. Speaker, tingnan mo, kung wala si Inday Sara, yan ang totoo. Kung wala si Inday Sara ang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon at walang Romualdez na tambalos-los na maging speaker ngayon. Yun lang ang isipin mo. Tinago ni Pangulong Duterte sa mata ng sambayan ng Pilipino ang pagpalibing sa libingan ng mga bayani. Dahil tatlong presidente na ang umupo, hindi na papalibing. Pero matigas din at matikas ang aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte na itinago niya sa sambayan ng Pilipino para lang maipalibing ang tiyuhin mo. Napakawalang hiya mo. Ikaw ang pinakawalang hiyang naging Speaker of the House. Tingnan mo, mga kakampi mo. Kagaya ni Congressman Lagman. Saludo ako dyan kay Congressman Lagman. Dahil sa totoo lang yan, kaya nagsasalita siya. Hindi siya papayag na mag-tsa-tsa-tsa ka dyan. Magtanggo ka na lang para mag-buro baliktad ka. Huwag ka nang sumayaw ng tsa-tsa. Dahil hindi ka igi-iging tingnan pag nagsayaw ka ng tsa-tsa. Yun lang.